July 5, 1945, naglabas ng opisyal na pahayag si General Douglas MacArthur na nagdedeklarang malaya na ang Pilipinas mula sa pananakop ng Japanese Imperial Army noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang ginawang pag-atake sa Pearl Harbor, Hawaii, ay sunod na nilusob ng mga Hapon ng Pilipinas noong December 8, 1941. Nagbagsak ng napakaraming bomba ang Japanese warplanes na ikinawasak ng mga eroplanong pandigma at mga base militar ng Amerika. Sa loob ng ilang buwan ay magiting na nagtanggol ang mga sundalong Pilipino at mga Amerikano laban sa puwersa ng mga Hapon na naghahangad na sakupin ang buong Philippine Archipelago. Subalit dahil sa kakulangan ng bilang at pagkaubos ng mga kagamitang pandigma ay napilitang sumuko ang pinaghalong puwersa ng mga Pilipino at mga Amerikano sa kamay ng Japanese Imperial Army. Tumakas naman patungong Australia si General Douglas MacArthur, ngunit nag-iwan ng pangakong siya ay babalik sa bansa. Si Pangulong Manuel Luis Quezon kasama ang kanyang gabinete ay nagpunta sa Estados Unidos at patuloy na ginampanan ang kanyang obligasyon. October 20, 1944 ay nagbalik sa Pilipinas si General Douglas MacArthur na may kasamang malaking hukbo at dumaong sa lalawigan ng Leyte. Kasama rin sa pagkakataong ito si General Carlos Romulo at Pangulong Sergio Osmeña na humalili sa yumaong pangulo na si Manuel Quezon. Makaraan ang mahigit 8 buwan ng pakikipaglaban sa Japanese Imperial Army na pinamumunuan ni General Tomoyuki Yamashita ay matagumpay na nabawi ang Pilipinas. Nang sumunod na taon ay kinilala ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas at nanumpa bilang Presidente ng Republika si Pangulong Manuel Rojas.